Ah, mas mataas yun. Kasi ang gulong nung 17, ito ano lang. Ah, 17, 27 yun, ito 26 lang. Tatlong tangkal na. Oo. Sila kong Nor na bahala. Kaya na kumuha ng sentro kong Nor, no? Oo. Abang na lang yung wire. Oo. Yan, stop na siya. Ngayon kung kahit na nakapres siyang ganyan, pag gusto niyong pa-under yung kabila, hindi bitaw yan, under pa punta ron. Ngayon yung limit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung pag-change ng frequency. Yan. Yan. Kung makikita nyo naman, itong ating remote ay meron siyang code niya. Yan. 1, 2, 3, 4, 1 ay 0. Ano yan? Yeah, gandang morning po. At andito naman po tayo sa farm ni Ka-Farmer. Ayan o. Si Kong Kong o. Maaga. Maaga nagdidilig ni Kong Kong o. Aga Kong ah. Bukas, nakalak pa yung gate? Hindi ka naman na pumasok. Kumusta yung ano, yung vlog nyo? Ha? Hindi nyo na binubuhay? Ilang buwan na ba yun? Mga ilang buwan na yun kong? May 6 na buwan ha? May git na sa 6 na buwan na palang huminto. Paano kayo sumusweldo dun sa ano? Paano pinapadala yung sweldo nyo dun sa YouTube nyo? Dati? Paano lang yun? Sila kumukuha sa mga sweldo sa YouTube? Palawan o sa bangko? Bangko. Ganun ba? Ano? Mukhang gumaganda ang ano dito ah. Kalamansi ah. Dati pet na yan, di ba? Baka tinamaan ng spray, di kaya? Nag-spray pala dito eh, di ba? Oo. Kahit taga raw, dami mo wala man. Ah, sa bundok? Oo, sa area mo, oo. Yeah. Yung sa area mo kasi hirap eh, walang tubig eh, no? Yeah. Yeah. Yung sa ibaba. Nabili ni Tatay Rene. Oo. Nakawa yung tubig dito mo yan. Ngayon, nawala na. Wala. Nakatubig lang ako. Nagkakarbon ako. Nagkakarbon ako ng uling. Oo. Bababa lang ako ng konti. Makakuha na ako sa timbang. Yun lang talaga ang problema mo dun, Kong Kong, no? Yeah. Tubig, no? Oo, tubig ko. Ako, kung si Kong Kong ay maraming tubig sa taas, eh. Masagana sa... Masagana sa, ano, sa halaman dun, gulay. Masagana sa gulay. Oo. Oo ah. Eh di ba di Kiapong Chris dati may tubig doon? Meron din kuya, yun lang. Pinagkalaman yung mga nakabila. Bakit binintan ni tatay. Oo. Binintan niya. Hindi naman dapat pakialaman yung ano na yun, sibol na yun. Di ba nakadaan pa sa kalsada yun? Naalala ko dati pag gumakit tayo doon pa tayo may inom eh. Pinagkalaman. Hira nila. Yun. At ang pagbigay yung tubig. O hindi kaya dahil sa nagkaroon ng landslide? Naman na landslide, di ba? Hindi, yung mga pinagdaanan sa taas ng bato, hindi naman inabot.
Oh, ayan pala si Nikki, oh. Mamatagdang kong malaman, dinidilig ko lagi. Ang sabi ni Nikki sa'yo? Lagi mo ito dinidilig ka, mamatay. Dinidilig ka ng mamatay, sabi niya. Ay, abe mo ko, sa lesyon. Talagang may ayuda, mahiga. Ay! Salitay nga lang, ikat ka rin. Oh. Sali niya po ito, ba't pa niya? Sab... Good morning! Gandang morning! Kalimutan ko pa yung susi ng motor. Naiwan ko sa bahay. Ganda ah. Ayan, okay na siguro to. Pang mentanghali. Tapos ng kamote. Aba! Kompleto ah! Ha? Tige, tuloy! Hindi, may sinasabi si Kong Kong. Dito, Kong, tuloy mo! Ano sasabi mo? Bait daw, hindi mo bigay sa akin ito, kuya. Halin! Bait! Ah, yung gulang! Ito, tuloy mo pala. Sa, may... sa susunod, sponsor kita ng gulong. Hindi. Hindi. Ayan ba yung ginamit mo, nagbundok tayo? Hindi ko alam, hindi ko matanda na eh. Kasing edad lang tayo. Alin ito? Oh, dalawang bike pwede, pero hindi ko alam kung anong bike ang dala natin. Kung ano yung dala mo, ito yung isa. Ah, mas mataas yun. Kasi ang gulong nung 17, ito ano lang eh. Ah, 17, 27 yun, ito 26 lang. Wala pang tao sa baba? Wala po kuya, galing ako sa baryo. Ano eh, nakabalik ka na nun? Nanandun tayo kanina? Maano yung ano sa ulo ng lupit, naalis na. Ayun ka lang po dito ni Gilbert, yung baka, no? May lap na ata eh. Dapat, tinatali na. Hindi mo man mahawa ang todo, huwag nahawa ang... Buti hindi naghahabol ng tao. Ah, hindi. Sanay na si kuya eh. Sanay na nagigit yung mga tao eh. Nadalang ko ng ano, talbos si Mother. Kaya medyo payat na siya. Sobrang init kasi. Kahit anong dilig. Oo, kahit anong dilig mo eh. Pagulan ko eh, yan yung maganda. Tutok na tutok sa araw. Pagulan, maganda. Ayan, nakapos eh. Ayan, tama-tama dito si Rizal. Ay, tuturo natin yung gagawin dun sa garahe. Bibili ka na muna ng gamit, Rizal. Opo. Na-instruction na natin si Rizal. Sal. Oo, tatakpan na eh. Kamasa-pasaran tayo. Ito, instruction natin siya. Makatagos lang siya dun. Tsaka na lang natin problemahin yung ano. Sa kabila ko yan. Sa kabila, pag nagkapag-parling na sila, ano, Kongnor. Mga ilang yarda kayo sila gagamitin. Oo, junction pa rin to sa kabila. Dito, sa junction lang dyan. Sa gitna, alabas tayo dito. Kahit kung makakabili naman ng wallplex sa atas, dyan sa taas eh. Ilaglag mo na lang dyan, tapos. Pwede, oo, oo, tama, oo. Ipa-L mo na lang siya. Ipa-L mo. Tapos gagawin na lang tayo dito. Tatakbo na lang tayo dito. Ipa-L mo na lang, tama.
Dalawang junction. Isang junction dito. Tatakbo tayo doon. Tapos tatakbo tayo dito. Ganun na lang. Para kasi ang mangyayari, tatapusin nyo na muna to kung normal, no, bago ilipat to, di ba? Tungtungtungan, no? Kaya, ganun lang naman, tapos labas ka lang ng mga, siguro, tatlong tangkal na. Para lang labas dito, kuya. Oo. Sila kung normal na bahala. Kaya na kumuha ng sentro kung normal, no? Oo. Abang na lang yung wire. Oo. Kulangan yan, no? Pwede kayo ng mga ano siguro. Junction po yan, mga dalawa na po yan, no? Meron pa ba tayo sa? Hindi, apat yan. 1, 2, 3, 4. Alagyan mo na lang. 5. Yung junction ng oo. Oo. 5. 5 yan. Ayaw nga pala. Dito yung lina, parang hindi ko eh, no? Diretso na yung ano niya. Oo, pwede rin. Doon ka na mag-junction. Oo. Buktungan. Bilikan na lang ng 5. Andiyan na pala yung motor nung gate. Ito Rizal. Dadaan dito. Ito. Di ba dadaan dito? Pag ganun. Akit dyan. Ay, wala na dito kuya. Ay, oh. Meron pala rito. Sa poste. Tama ka, oh. Ha, ganun. Tapos dito, ito dumiretso na rito, no Rizal, nakaduktong na. May tubo na to, no Rizal? Andyan? Wala pa dito kuya, wukay muna tayo dito. Ah, oo. Kaya muna po siya dito. Oo. Tsaka yun. Sige. Tapos, ito Rizal, di ba sabi mo naputol doon, kaya mo pa ron? Huwag mo nang anuin. Ito, putulin mo na lang ito. Tapos kung gasan yung hollow blocks, aray, kung gasan yung hollow blocks, doon mo nalagay yung tubo. Wala nang hollow blocks to kuya. Yung pattern nito mga tatlo na lang. Tapos greenless na siya. Ah, ganun? Greenless na. Kumbaga, rayas na lang siya. Opo. Ah, ganun ba? Kala ko may hollow blocks. Yung sinta niya kuya, yung level lang ng flooring dito. Oh, ganun ba? So, hukay mo pala talaga yung ano dito natin, yung tubo. Saan ba nabali, Rizal? Ito kuya, sa loob. Ano lang siya kuya, ipapagkit. Ah, dito ko lang siya, tapos pasok lang lang. Oo. Bali, dalawa yung nakapot. Dalawa po yung oo, may bali. Okay na. Eto, diretso muna doon, Sal, paikot na natin. Tubo natin, pag ganun. Kaya nga po, nilagyan ko na lahat. Oo nga eh, buti nga nalagyan mo eh. Tayo dito, pasok na lang doon. Oo. Ito, naputol din. Yung dito kuya, di ba pag yung kasinta, magpipinis ko lang sa taas nun? Oo. Doon na lang tayo. Doon na lang, oo. Para hindi abo hindi na tubig. Oo. Tama, doon na lang sa ano, kung saan yung uling patong ng hollow blocks. Doon na rin yung tubo kasi baka tumaas yung tubig eh, pag sumabay ka dyan. Ito, asintada na to dito. Opo, simula dito, asintada na to. Opo. Ito, dito, doon. Mas maano yung asintada dyan kuya, mataas yung asintada dyan kasi malalim yung ano dito eh. Pero dito, asintada to, Rizal, dito. Opo. Ano mo kuya? Katulad lang ng doon. Aha. Tapos magkakagita pa sa doon. Oo. Dito. Gagayahin yung doon kuya oh. Magkakaasin. Ah, okay. Tapos may gate din. Tapos may gate maliit. Oo. Pwede. Pagod na si Jomar. Ano kuya yung doon? Abangan natin ang ilaw din. Parang ano, yung daanan. Pwede kasi. Street light eh. Yeah, oh tama ka, tama yung naisip mo ngayon, oh. Street light yan eh, sigurado yan kasi kaysa maglulubog pa ng tubong ganyan, oh. Tataasin na lang yung poste nun. Oo. Street light na lang. Kahit maglagpas ka lang ng isang poste ko yan, oh. Oo. Yung lagpas ng isang poste. Tapos kahit yan. Ito na yung motor. Nang gate galing pa ng Mindanao. Ayan. Sa setup ko na muna dito to bago
i-set up dun sa bahay ni ka-farmer sa gate. Antetest ko yung frequency ng kanyang remote. Parang hindi naka set yung frequency niya eh. Okay. Binary code pa naman yung ano niya. Code. Meron siyang dip switch. Yan. Okay. So ito, lalabas ko maya-maya. Ayan siya. Bigat-bigat din. Okay, ito at ating ilalabas ang pinakamotor. Tanggal na pala yung takip. Ayan, bigat. Ayan siya. At ating pagkaganahin mo na ito. Gamit ang remote, titignan ko lang yung frequency niya kung pareho sa remote. Pero so ito atin mo lang lilinyahan. Nasaan ba ang power? Bigat ah. Ito ipapower up muna natin, no? Lalagyan natin ang cord. Ito yung pinaka linya niya, no? L line N. Ayan siya, no? Dyan natin kakabit yung pinaka power natin. Line tsaka neutral. Ayan. Tapos yan. Tapos makikita nyo ito. Ito. Ito may tatlong kulay. Yang straight niya, tapos merong vertical line na tatlo. Ano yan? Ground. Kaya mayroong ganyan ay ganito siya. Kaya ganyan siya. Meron siya ang line sa blue, ang neutral, ang line sa red, ang neutral blue, ang pangatlo, itong ground ay green. Ayan siya, green dyan. Pero hindi lahat ng ganitong tatlong wire na makikita nyo sa mga cords. Ano yan, pare-parehong kulay, may green, blue, hindi. May iba-ibang kulay nyan. Pero ang green lang ang hindi naiiba dito, green. Ayan. Green lang. Laging may green yan. Pag tatlong wire, laging may green na isa. Yung green ay ground. Hindi, minsan, hindi na ginagamit yan. Kasi dito yan, oh, yung pangatlong terminal ng plug, yan, dito na nakabit yung kulay green. Ayan. So, ang gagamitin lang natin dito ay red and blue sa L and N. Ayan. Diyan lang tayo magkakabit. At itatry natin siya ngayon. Ayan, abit natin yung pinaka terminal. Ito pa, neutral, red. Ayan siya. Neutral red line, kulay red, neutral natin eh. Ilagay natin yung kulay blue. Okay, sabi dito sa manual, ang kanyang voltage ay 220 volts. Ayan. Ayan siya. Okay, check natin. Isa rin sa mga palatandaan, ano, kung di kayo sigurado sa voltage input niya, kung makikita niyo yung transformer, yan, tulad nito, yung transformer niya ay mayroong level siya, oh. Meron siyang 220 volts. Ayan. Yan siya. Makikita nyo naman. Ayan. Ayan. 220 volts. So, makakasiguro kayong 220 volts siya. Kasi yung kanyang power supply ay 220 volts. Ayan. Kung wala kayong makita mga specs
sa labas ng kanyang enclosure. Ayan, dyan nyo makikita kung ilang bolts talaga siya. Okay. Okay, ipapower up natin siya, no? Okay, sasaksak lang natin yung ating power. Ayan. Power na siya, bakit? Ayaw. Saan yung kanyang remote? Ito. Tignan natin kung nakaset na yung kanyang remote. Swerte tayo kung nakaset na yung remote. Yun. Good. Ayos. So, ayan. Kaset naman pala yung kanyang remote. So, wala tayong problema. Okay. Ganito siya. Teka. Okay. Ganito nag-work ito, no? Pagka pinirest nyo yung button, let's say, papunta rito ang door, mag-close siya, papunta doon, pipinutin ang remote ng once lang, tatakbo na papunta ron. Ngayon, pagka meron siyang limiter na nakakabit sa gear, andun lang, naiwan lang yung mga accessories. Pag umabot yung pinaka-limiter na nagpo-push dito sa switch na to, i-stop yung gear. I-stop yung gear. Let's say, umabot na rito. Yan, stop na siya. Ganun siya. Ngayon, kung kahit na nakapress yung ganyan, pag gusto nyo pa-under yung kabila, bibitaw yan, under pa punta ron. Ngayon, yung limiter na nakakabit sa may gear, tatama ulit dito, i-stop yan. Yan, ganun ang work nito. Ngayon, kahit na nakatutok yung pinaka-limiter na yung stopper, limiter, kahit pindutin mo itong arrow papunta sa right, under pa rin yung motor. Tapos, bibito na yung gagawin. Yan ang sistema nito. Okay. Tapos tumama na yung limiter. Ayan, stop siya. So, okay na to. At hindi ko lang alam kung ano ang range nito. Wala sa kanyang specs dito. Hindi nakalagay. Pero ito naman ay siguro nasa mga ano to. Kahit na mga nasa 50 meters, kaya nito. Ang layo. Okay. So, ano pa ba? At ang frequency code niya, ayan pala. Ayan. Kasi meron siyang deep switch na 8 switch. Napakita ko rin sa inyo kung saan sineset yung frequency niya. Ando dun sa baba. Ito siya. Meron siyang deep switch number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ayan siya. So, ibig sabihin ng 0, naka-off. Tapos yung X, nasa gitna, at yung 1, naka-on. Ito siya. Malayo. Teka, makita ko. Okay. So, ito yung kanyang frequency code. Ayan, no? Makikita nyo yan. Tapos, yung pinakaloob, makikita ba? Yung, teka, kuha na ako ng pang-turo. Ayun, no? Yung kanyang, pinaka deep switch, kung tawagin kasi yan. Ito siya. Diyan yung diyan chine-change yung frequency. Yan. Yun. Oh, lumabo na. Yan. Diyan, kung gusto mong baguhin ng frequency, yan. Switch yan na mahaba. Yan, may kulay-kulay puti na yan. 8 switch yan. Tapos ito din. Mayroon ding 8 switch. Oh. Makikita nyo itong remote control. Merong 8 settings din siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung gusto mong baguhin na frequency, minsan kasi baka makareceive ng mga stray signals, nag-open siya mag-isa, yun ang problema. Yun siya. Hindi maiwasan. Minsan may mga pangyayaring ganun. Okay, ito pakita ko sa inyo kung paano pinabago yung frequency niya. No? Tanggalin natin itong screw. Ayo, tama na laglag. Wait lang.
Yan, angat natin. Pakita ko sa inyo. Oops. Ayan. Nasabit. Ayan, kita na. Ayan. Ayan siya. Ayan yung kanyang mayroong reflection. Ayan, yan yung kanyang dip switch. Kita nyo ay makikita naman dyan yung ika. Ayan. Makikita nyo yung 1-0 plus. Diba? Ay, 1-0 plus. Negative, positive, 0, negative. Ayan siya. So, tapos meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung pag-change na frequency. Ayan. Kita nyo, kung makikita nyo naman itong ating remote ay meron siyang ang code niya, ayan. 1, 2, 3, 4, 1 ay 0. Ano yan? Equivalent sa negative yan. Ayan siya, oh. Yung 1, negative. Tapos, yung number 2 ay X. Nasa middle yan. Ayan. Ayan. Number 2 is X. Nasa gitna yan, gitna. Ayan. Ito siya, oh. Number 2, gitna. Tapos, yung number 3 dito sa dip switch ay nasa positive side. So, 1 yan. Number 3, tignan natin kung 1 yung number 3 doon sa remote. Ayan siya. Ayan. Ganyan lang kadali mag-change ng frequency code niya. Ayan siya. Okay. Tapos, ito naman ay hindi na natin kailangang adjustin at naka-default na to. Kung gusto nyong pagdating sa dulo, siguro mga 1 meter bago mag-close ang door, daan-daan na siyang magsasara. Ito siya. Ayan. Ganun yan. So, ayan. Ganun lang ang pag-change ng frequency. Pag-change yung frequency niyan, sa loob nito ay pag binuksan nyo, ito, clip lock lang naman to. Clip lock. Kung ano yung nakikita nyo dito, kung ano yung nakikita nyo switch na yan na mahaba, meron din ito sa loob. Meron din ito sa loob. Ayan. Meron sa loob yan. Same na same. Ganun siya. Okay. Tapos ngayon, kung nag-brown out, let's say nag-brown out. Okay, nakita nyo may light indicator dyan, ano? Ayan yung light indicator. Kunyari, nag-brown out. Ayan. Matay na yung ilaw na yan. Tagal ng, laki kasi ng kapasitor kaya hindi agad siya namamatay. Ay hindi, sorry naman. Iba pala yung aking nahugot. Iba pala yung aking. Ito, ugitin natin ulit. Ayan, namatay na ang ilaw. So, hindi may, hindi, itong gear, yung gear, hindi may ikot yan. Ayun lang ang disadvantage nito. Pag brown out, hindi siya mabubuksan. Ngayon, para mag-freewheeling siya, meron siyang susian dito sa likod. Oops, asan yung susi? Ito. Ito yung kanyang susi. Isususi lang yan. Yan. At ipiplip nyo lang ng sagad. Yan. Dapat ganyan. Ngayon yan. Ayan siya. Freewheeling na siya ngayon. Ka-freewheeling siya. Pwedeng i-open ang manual. Ngayon, pag nagkakuryente naman, wala naman tayong problema dyan. Freewheeling lang siya. Kahit na ikabit ang kuryente, ibalik, mag-resume ang kuryente, wala namang diferensya. Freewheeling pa rin siya. Hindi naman siya makaka-apekto sa makina. Ngayon, kung ganyang may kuryente na, pupush nyo lang ito. Ayan, hindi pa siya nakasara, no? Hindi pa siya nakasara, hindi pa naka-close, no? Tapos ito ay freewheeling. Ngayon, pagka ito ay akin ng na-close, yan, iikot pa to pero hindi makaka-360 yan. Mga ilang gear lang, ilang
ilang ipin lang yan ay stop na yan. Lock na. Yun. Nag-lock. Nag-lock. So, ibig sabihin yan, operational na siya. Pag pinindot ko yung remote, once, ikot na yung motor. Ayan. Stop. Ayan siya. Tapos yung kabila, clockwise. Andar yan. Ayan siya. Stop. Kunyari, hindi gumana yung remote. Hindi gumana yung remote. Ayaw mag-stop. Baka masira yung gate. Hindi siya masisira gawa ng meron tayong tinatawag na limiter. Ayan, ito. Meron siyang nakakapit dun sa kanyang gear. Pag tumama dito, stop yan. May mga safety, ano. Ayan siya, ikita nyo. Meron siyang alarm. Halimanag ba? Ayan, meron siyang alarm indicator. Alarm terminal, ayan. Titignan ko, kakabit ako, sukatin ko muna kung ilang bolts. Tignan ko muna sa manual. Ngayon, kung gusto nyo i-stop, ayaw may stop. Kahit na huwag kayo magpanik, kasi automatic naman siya, may magpupush dito, i-stop yan. Ayan. Magaling siya. Okay. Ayan ang silbi niya. Kanina, tumutunog siya nung habang umaandar. Ngayon, ba't nawala? Titignan natin yung sistema na ito. So, ayun, ganun pala siya kanina. Kaya nagko-continuous beeping sound siya. Pag matagal ka lang pala, nakapress. Ayan, no? Continuous beeping sound siya pag matagal ka nakapress. Yun yung nagawa ko kanina pala. Pero pagka once lang, stop. Ayan. Once lang, wala siyang beeping sound na continuous stop. Tapos, meron daw siya dito nga sinasabi sa manual, alarm. Pero, ang alarm na yun ay alarm ay parang indicator siya. Once na pinindot nyo at umandar yung motor, iilaw siya. Para nga naman kahit malayo ka, meron kang indicator. Meron kang indicator kung talaga nagpa-function yung nagta-transmit yung remote. Kahit malayo ka, makikita mo yung ilaw niya. Titignan ko kung pagaganay natin kung anong ilang volts lumalabas doon sa kanyang alarm. Ito siya eh. Teka, unplug muna natin. Plug. Ito siya ay... Saan ba yun? Alarm. Meron dito eh. Wait. So, itong alarm output na to, hindi natin alam kung AC or DC, pero ang nakalagay dito sa kanyang board ay wala namang nakalagay na positive or negative. Sure tayo na AC. AC siya. Hindi ko lang alam kung ilang volts, pero pag sinabing AC, sigurado 220 volts to. So, kakabitan natin ang first tester para masukat natin kung ilang volts. Okay. So, yan. Nakapit na natin yung ating tester at ikutin natin, harap natin ulit itong ating motor. Okay. Ayan, ang ating tester ay wala pang voltahe. Ayan, okay. Pipindutin natin, tingnan natin kung ilang volt. So, yun. Meron siyang 213 volts, 16 volts. So, lumalabas na ito ay AC talaga. AC. Ayan, nag-0-0 ulit siya. Okay. So, ganun, pwedeng gumamit ng ilaw dyan na
bahala na kung anong ilaw ang magamit dito. Hindi kasama sa order yung kanyang revolving light. Dapat kasi to, may nakasama siyang revolving light eh. Hindi kasama. So, ayan. Hanggang dito na lang po muna to. Baka next week na namin may kabito after ng Holy Week. At tama siguro, parating na rin, dumating na rin yung mga kulang na parts niya. Pin-EM po yung dealer o yung supplier. Ang sabi ay bukas daw ay ipa-JNT nila yung kulang na parts. Nakalimutan daw nila. Okay naman sila at mabait naman. So, yan. Abangan nyo na lang po next week. Operation na to next week. At inabot lang tayo ng Holy Week. Okay. Dito na lang.